Inisa-isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang prioridad ng kanyang administrasyon sa mga susunod na taon. Sa harap ng Manila Overseas Press Club, tiniyak rin ng Pangulo ang proteksyon ng media laban sa anumang uri ng karahasan upang malaya nilang magampanan ang tungkulin. May ulat si Jillian Jeronimo. Ibinahagi muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng kanyang administrasyon sa mga susunod na taon sa isang pagtitipon na inorganisa ng Manila Overseas Press Club na binubuo ng higit sa 400 mamamahayag at businessmen sa bansa. Sinabi niya na nakapagbigay ng Department of Agriculture ng mga high-quality seeds at fertilizers sa mga magsasaka at iba pang ayuda sa mga mangisda bilang pagtugon sa kampanya ng kanyang administrasyon na maabot ang food security at post-pandemic growth sa bansa. Ibinahagi rin ng Pangulo na naisulong niya ang agriculture cooperation at trade investment sa bansa sa kanyang mga work visits sa Indonesia, Singapore at US nitong nakaraang buwan. Ito rin aniyang isa sa mga pinakamahalagang nakamit niya sa unang 100 araw ng kanyang administrasyon. This is the coming out party for the world. It's not just the Philippines that's coming out of the pandemic. This is how we can help each other, because not any one country is going to manage this transformation by themselves. Kinilala din ni Pangulong Marcos ang papel ng media kabilang ang MOPC sa pagpapakalat ng tamang impormasyon sa publiko. For all our vision and aspirations, I underscore the crucial role of the press in building an active citizen, one that contributes to the development of our society. The nation counts on media in improving access to information and increasing awareness on issues that affect our country and the world. Your proactive participation in keeping well-informed citizenry forms part of our collective goal to empower Filipinos and establish a more robust Philippines. Ipinangako naman ng Pangulo na susuportahan at poprotektahan niya ang karapatan ng media upang magawa nito ang tungkulin nitong magbigay ng impormasyon tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan. Jillian Jeronimo para sa Bayan.